Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, dito tayo ulit sa aking kusina. So gagawa tayo ng perfect for breakfast or lunch. So ito ang tinatawag na packet pizza. Wala kayong ibang gagamitin, hindi kayo gagamit ng flour. At hindi nyo kailangan mag-knead, hindi nyo kailangan mag-oven. So ayan guys, sa mga gustong matuto, huwag kalimutan i-click ang subscribe button and hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga videos. So ayan, start na natin. Sundan nyo lang ang ating procedure. See you later. You don't even know me like that. Ayan siya guys. So ayan. Guys, ito naman ang ating mga ingredients for today. So, ang lulutuin natin ngayon is packet pizza. So, ayan, mayroon tayong mayonnaise, sibuyas, pineapple tidbits, hotdog, mayroon tayong tomato sauce, at ito naman yung ating bell pepper. Tapos mayroon tayong tinapay. Tapos cheese, egg at saka breadcrumbs. So ayan, dito naman natin paghaluin ang ating mga ingredients. So ayan, yung ating hotdog. Yung ating pineapple. Ting onions. Bell pepper, so I use red. Mayonnaise. Yung ating tomato sauce. Pwede kayong gumamit ng tomato paste. Kung ano. Ayan. Tapos i-mix natin. So, ayan guys. Lagyan natin na cheese. Ayan, lagyan ng cheese. Tapos lagyan natin ng konting palaman. So, ayan, yung ating mix na mga ingredients. Tapos ipatong ulit yung ating cheese. Saka ilagay yung ating tinapay ulit. So, ayan. So, try natin yung bilog. So, parang sayang yung the rest, guys, no? Pag ganito. So, ayan. Sayang pag itapon yan, di ba? Ayan siya yung bilog. So, lagay natin dyan. So, the next na gagawin natin, guys, para walang tapon. Sayang kasi, na, daming nagugutom ngayon. Hindi naman siya as in matapon. Yung ganito natin, pwede naman siyang kainin. Ayan. Ayan. Tapos lagay natin to sa top. So ang gagawin natin guys, slice lang natin yung edge, yung ito, yung pinaka edge ng tinapay, kasi ayaw ko talaga, hanggat maaari ayaw kong magtapo ng pagkain. So ayan guys, pwede yan kainin yung edge naman dyan. So ayan, maganda tingnan pag bilog, pero mas okay yung ganito. So, ayan. So, lagay natin siya dito. So, ayan. Continue natin. So, lagyan natin ulit ng ganito. Cheese. Ayan. Of course, always nyo ilagay mauna yung cheese. Tapos, saka nyo patungan ulit ng cheese.
saka yung tinapay at saka na sa inyo na yan kung gusto niyo i-choose yung bilog, pero ayan nga, sayang, di ba? So ayan. Continue lang yan guys yung procedure at saka kung gusto niyo ng marami, so gagawa kayo ng marami, i-double niyo lang yung ating ingredients. Magbatil tayo ng itlo guys. For coating. So, ayan. Tatlo lang muna. So, ayan. Set aside natin. Ilagay tayo ng breadcrumbs. Ayan. Buhos natin. So, ngayon, ang gagawin natin, i-dip natin siya sa egg guys. So, ayan. Lagay natin siya dito. Ayan. So, edit natin siya dyan. Sa breadcrumbs. Edit natin. So, ayan, parang malak yung ano niya. So, i-dip ulit. So, i-dip naman ulit dito. So, ayan. So, ayan. Ang natin ilagay. Diyan. So, ilagay natin dito. So, ayan. Ganun lang din ulit ang gagawin. Continue lang natin, guys. So, ayan guys, dito naman natin siya iprito. So, ayan. So, lagyan natin ng mantika, guys, yung ating kawali. So, ayan. So, ayan. Mainit na yung ating mantika. So, ilagay natin to, guys. So, dahan-dahan lang yung apoy. Perfect for breakfast to siya guys. Pwedeng lunch. Sarin natin guys. Ayan. Ready na guys. Tanggalin natin siya at ilagay natin dito para mag tulo yung kanyang mantika. So ayan, dyan natin siya ilalagay. Continue nyo lang guys hanggang sa matapos. The same procedure lang din guys. Yung ating finished products. Ayan guys. Ayan, meron tayong bilog. Ayan, parang burger. Ayan, slice natin. Ayan guys. I-try natin yung ating naluto. Ayan. So here. Ayan siya guys. So ayan. Here we go. So thank you for watching. Hope you like it. And don't forget to like, comment, and subscribe.